Radiation Oncology. Ano nga ba ang radiation therapy or RT? Ang radiation therapy o RT ay isang localized treatment na gumagamit ng mataas na enerhiya ng radiation katulad ng X-ray upang gamutin ang cancer. Para itong isang laser na tinatapat sa mga cancer cells upang tunawin ang bupol. Konting pakilala lang po, radiation oncologist ang tawag sa isang doktor na gumagamit ng radiation upang gamutin ang cancer. Ilan sa mga makina na ginagamit ng radiation oncologist ay ang mga sumusunod. Linear accelerator o LINA, brachytherapy, intraoperative radiotherapy o IORT. Ang radiation therapy ay isa sa tatlong posibleng bahagi ng gamutan sa cancer. Ang radiation therapy ay nakakatulong na paliitin ang buhol, puksain ang mga natitirang cancer cells, pigilan ang pagkalat ng mga cancer cells, mabawasan ang kirot o pagdurugo, at mabawasan ang ibang sintomas o komplikasyon na dulot ng cancer. Ano-anong klaseng cancer ang nangangailangan ng radiation therapy? Maraming uri ng cancer sa katawan ang nangangailangan ng radiation therapy. Kabilang dito ang cancer sa kwelyo ng matres at sa suso, cancer sa ibang parte ng katawan katulad ng utak, lieg at iba pa. Ano ang proseso sa radiation therapy? Kapag ang isang pasyente ay nangangailangan ng radiation therapy, ito ang magiging proseso. Consultation, CT simulation at planning, daily radiation therapy or RT, and follow-up check-up. Sa konsultasyon sa clinic, ang purpose or ang goal ng radiation na ipapahayag sa pasyente, kung anong area ng katawan ang tatamaan, number of RT sessions, yung mga requirements at ang schedule ng CT simulation. Kabilang sa mga requirements ay ang mga sumusunod: biopsy, imaging studies like CT, MRI, X-ray or ultrasound, laboratory test, at kung kompleto at walang abnormal findings na nakita sa mga requirements na ito, ibibigay sa iyo ng radiation oncologist ang schedule ng inyong CT simulation. Pangalawa ay ang CT simulation, kung saan ipapasok kayo sa isang CT scan machine. Ang magiging posisyon ninyo sa procedure na ito ay isa ding posisyon ninyo sa pang-araw-araw na radiation therapy. Ihihiga kayo sa pinakakomportabling posisyon na limitado ang galaw gamit ang thermoplastic mask. Kadalasan, tumatagal ito ng 30 to 60 minutes. Pangatlo ay ang RT contouring and planning. Ito ay pagkatapos ng CT simulation, gagawa na kayo ng plano ng radiation oncologist at medical physicist. Sisiguraduhin ng radiation oncologist at medical physicist na ang bukol at high-risk areas ay makakatanggap ng sapat na radiation habang iniiwasan ang normal na parte ng katawan. Pang-apat ay ang daily treatment. Dito magsisimula ang aktwal na pagbibigay ng radiation therapy sa pasyente para gamutin ang cancer. Maggaganap ito sa 5 araw sa isang linggo at kadalasang tumatagal ng 20 minutes per session. Ipapasok ang pasyente sa linear accelerator o LINAC at isasagawa ang radiotherapy base sa naplanong paraan ng pag-deliver ng radiation. Tandaan na ang binibigay na radiation ay hindi mararamdaman o makikita habang ginagawa ang procedure. Radiation Oncology. At sa mga nangangailangan ng tulong at serbisyo ng radiation oncology, maaari po kayong gumawa ng consultation request sa pghopd.up.edu.ph. At para sa face-to-face consultation, kami po ay matatagpuan sa Room 108 ng Cancer Institute ng UP-PGH. At para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa radiation therapy, pwede ninyo kaming i-follow sa mga sumusunod na official social media accounts. Maraming salamat po. Dok, maraming salamat po sa inyo. Walang anuman po, ikinalulugod po namin ang pagiging parte ng inyong healthcare team.